Diba pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Matibang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Diba po, Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Diba po, Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay mapagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mabait at matyaga. Magmahalan kayo at magpaumanhinan. Pagsumakitan ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Iisa lamang ang katawan at iisa rin ang Espiritu. Gayon din naman, iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat, dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang binyag, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat at suma sa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, Panginoon. At sumaiyo rin ang pagkapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit. At magkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi niyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag sinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Anong ginagawa mo pag meron kang nakakasamaan ng loob? Nakakaalitan, siguro nagkakatampuhan. Anong ginagawa mo? Bato-bato sa langit, tamatamaan, magbago. Ang ginagawa, iba-block sa Facebook.
i-unfriend. Parang hindi na kakilala. At aminin natin, ganito minsan tayo when we handle conflicts. Diba? Pag may mga conflicts tayo nararanasan, ang gusto natin, i-cut off yung taong yun sa buhay natin. I-cut off yung taong yun sa circle of friends natin. Kahit sa buhay mag-asawa, pag minsan ay nagkakatampuhan, nagkakasamaan ng loob, may pag-aawayang kaunti, gusto ding palabasin at paalisin. Kaya di ba sa mag-asawa, pa nagtatampo, nag-aaway ang mag-asawa, saan matutulog si Mister? Sa labas ng kulambo. Di ba? Ngayon ho, hindi na ho labas ng kulambo. Labas ng kwarto. Sa sala ka matutulog. Gusto nating palabasin. I-cut off yung tao. Pero magandang paalala sa atin ng ebanghelyo natin ngayon. Nasabi sa ebanghelyo natin, kung ikay pakipagkasundo ka. At minsan, ito yung nakakalimutan natin. Ang gusto natin, away, ayaw natin makipagkasundo. Gusto natin yung magtampuhan at manatili sa pagtatampuhan, pero ayaw naman natin makipagkasundo. Yung iba, yung tampuhan at samaan ng loob, dako hanggang pagtanda, dala-dala. Bit-bit-bit-bit. At pagtatanong sa iyo, bakit kayo nagtampo at nag-away? Kasi nung 7 years old ako, yung huling bubblegum kinuha niya. Kaya, friendship over. Magandang paalala sa atin ang ebanghelyo natin. At minsan yung ebanghelyo, no, ay minsan hinahamon tayo. Hindi lang source of consolation para sa atin, kundi minsan din ang salita ng Diyos ay hinahamon tayo para tayo ay lumago sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. On how do we handle conflicts? How do we relate with one another? Kaya ang paalala sa atin ng Ebanghelyo na ayusin kung merong tampuhan, ayusin, hindi putulin. Pag may hindi pagkakaunawaan, lawakan ang pag-unawa para magkaintindihan. Hindi i-block sa Facebook. Sana as we mature as Christians, ito na yung kaya nating gawin. Pwede kasing may edad, pero bata sa pananampalataya. Pwedeng bata pa, pero matured ang pananampalataya niya. Sana yung pagtanda natin, hindi lang ho sa edad at bilang. Kundi yung pagtanda din natin at paglago din, kasama tayo lumalago ang pagkatao natin, lumalago din ang pananampalataya natin. At ang taong lumalago sa pananampalataya, laging may pagpuwang sa pakikipag-ayos sa kapwa niya. There is always that room to fix relationships. Pwedeng sa buhay mag-asawa, sa magkakaibigan, sa magkakakilala. Lagi may pagkakataon at imbitasyon ng pagkakasundo. Hindi pagkakahiwa-hiwalay. Hindi pagputol sa bawat isa. Malapit na ho ang eleksyon. No? Tignan natin sino ang mag-a-unfriend sa bawat isa.
tignan natin sino yung magbablock sa bawat isa. Away ng politiko kasama yung magkaibigan. Ayun, hindi na sila magkaibigan, magkagalit na sila. Pero sana, no, bilang paglago natin sa pananampalataya, paglago ng ating pagkatao. Yes, there could be disagreements in life. But that doesn't mean we cut our relationship with other people. Yes, there could be disagreements. Minsan nangyayari naman talaga sa buhay yun eh. Nagkakaroon ng pagtatalo, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon ng hindi pagkakasunduan o pagkakaiba ng opinion, pero hindi sana yun ang maging dahilan para putulin ang kapwa natin sa atin. Give importance to relationships. Pwede kasi na ibang tao alam ang lahat, magaling sa lahat. Basa niya ang panahon. Alam niya, uy, uulan na. Titingin sa langit, ay, mukhang hindi uulan. Pero sa pakikitungo naman sa kapwa niya, ako, konting away lang. Ako, nag-aatampuhan na. Kanya-kanya na. Huyo ka. Sana yung karunungan natin nagtatranslate din sa ating pakikitungo sa kapwa natin. Sana yung alam natin hindi lang nandito. Sana hindi lang ito yung lumalago. Ang lumalago din yung puso natin. At hindi ba yun ang importante rin? Mahalaga rin naman to. May alam ka, marunong ka. Handa ka makinig at lumago sa kaalaman mo. At handa din sana ang puso mo na lumago sa pakikitungo at pag-intindi sa kapwa mo. Growth in knowledge, growth in relationships. At yan po ang imbitasyon sa atin ng ating ebanghelyo. Na sa paglago natin sa ating debosyon at pagmamahal kay Jesus Nazareno, lumalago din sana tayo sa pagkatao natin at pananampalataya natin. Lumalago sa pakikitungo, lumalago sa pag-iintindi, lumalago at binibigyang halaga ang kapwa natin. Kaya po ito'y imbitasyon sa atin at sana ang tugon natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil sa pagmamahal natin at debosyon sa Kanya, ang tugon natin sa imbitasyon niyang ito ay kaya nating sabihin, Panginoon, narito ako, ako'y iyong deboto. Narito ako, iyong disipulo, nais kong lumago sa karunungan at pagmamahal mo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating itugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo,
ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin ng kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matutulog tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal na hayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag din nawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po tayong lahat. Narito kami sa harap mo, alakatin na may alinamin sa'yo, nasa tangkay ng ubas at puti ng trigo, umamating tugot at awan. Jesus Nazareno, alapatin ay sa tanan na'y nagbibigay buhay, biyayang kalog o ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay itubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus ay nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa pagitan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa pagitan. Pinagpalang na paririto sa ala ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilut po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na kabiyak ng puso ni San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Mapanamin sumasalangit pa, sambahin ang alam mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, papalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Sa pag-ibig mo, ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami mabuhay. O Jesus, Nazareno, sa mga kasalanan ko, ang buhay ko'y inaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at usay kay kasama ko, ang samok at tasal sana'y pakinggan mo na mapawi ng mga paghihirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyo pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y buburin ko. Mahal na po, Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, kanito ko ninyo itong kahilingan ko, mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kami, umaasa. Jesus, Nazareno, pagpalaan niyo po't nawa't kabayan ako. Ito sa kapahamakan at iyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at
dusay kay kasama ko ang samo ko, tasal sanay pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal mo, Jesus Nazareno. Nazareno. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari na po kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno booklet. Ito po ay naglalaman ng nobena at mga dasal sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ito po ay mabibili sa ating Paris Finance Office at nagkakahalaga po ng 20 pesos. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kalwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintong
ka namin. Mahal mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaramdaman namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinuwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.